sa ating buhay, tayo ay mamamatay din balang araw. Sino ho dito ang gusto nang mamatay? Taas ang kamay. Wala. Wala pa hong gustong mamatay. Wala pang gustong makita ang Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo ho ay mamamatay. Pero habang tayo buhay, pwede nating sabihin tayo'y nagkakasakit din. At merong iba't ibang pagkamatay na nangyayari sa atin. Hindi man physical, pero spiritual. At ito ho yung ating pagninilayan sa umagang ito. Mga iba't ibang uri ng pagkamatay na ating nararanasan. Una, minsan namamatay ang ating mga pananampalataya. Minsan may sakit ang ating pananampalataya hanggang sa mamatay. Anong ibig kong sabihin? Minsan tayo ho itinatamad ng magdasal. Sino ho dito ang araw-araw ganadong magdasal? Taas ang kamay. Araw-araw, yung sabi natin, yes, magdadasal na naman ako. Sino dito ang araw-araw ganadong sumimba? Taas ang kamay. Meron. Talagang may mga tao pa rin ganado araw-araw. Ang pari nga ho, tinatamad magmisa. No? So, hindi ho tayo laging ganado. Hindi tayo laging gusto natin. Tayo sisimba, tayo magdarasal. At mas nakakalungkot, hindi lamang ito. May mga taong hindi lamang sa hindi ganado, nawawala na ng kagustuhang magdasal. Ayaw nang makipag-usap sa Diyos. Hanggang eventually, hindi na naniniwala sa Diyos. Nagkasakit ang pananampalataya, namatay na ang pananampalataya. Hindi na naniniwala na may Diyos na sa kanya'y nagmamahal. Hindi na naniniwala na umiiral ang Diyos. Mga kapatid, minsan tayo huwi namamatay. Nagkakasakit hanggang sa mamatay ang ating pananampalataya. At sana huwag tayong humantong sa puntong patay na. Walang-wala na tayong tiwala sa Diyos. Ayaw na nating paniwalaan na tayo mahalaga at mahal ng Diyos. Yun ang unang pagkamatay. Minsan namamatay ang ating pananampalataya. Pangalawa, ano pa hong nagkakasakit at namamatay sa atin? Ang ating pag-asa. May mga tao na ang tingin sa buhay ay ganito na lamang. Hanggang dito na lamang ako. Ganito na ang aming pamilya, wala nang pag-asa. Ako naman na ipinanganak ng ganito lamang, mamatay akong ganito na rin lamang. Hindi ako nakapag-aral, walang mangyayari sa akin. Ako ay palamunin, sabi ng aking tatay. Ako ay batugan, sabi ng aking mga kaibigan. Hanggang ganito na lamang ako. Wala nang mangyayari. O marami tayong problemang daladala, sabi natin wala nang solusyon. Ayoko na, hindi na ako lalaban. Mga kapatid, minsan namamatay ang ating pag-asa. At nakakalungkot dahil marami hong taong akala natin ay nakangiti, akala natin ay masaya, katabi nyo sa upuan, pero hindi nyo alam, sila po yung mga taong kaunting-kaunti na lamang ang pag-asa. Bibitaw na. Bibigay na. Kaya, minsan nararanasan natin mga kapatid, nagkakasakit at namamatay ang ating pag-asa. Ikatlo, ano pa ho ang nagkakasakit sa atin at namamatay? Yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal sa kapwa. Ano ang mga halimbawa nito? Yung ayaw mo nang magbigay ng sarili, kasi sabi mo, lagi naman akong talo sa huli. Hindi na ako magmamahal, lagi naman akong nasasaktan. Ayoko nang tumulong sa kapwa, lagi naman akong pinagdududahan. Hindi na ako maglilingkod sa simbahan, ang dami ko namang naririnig na kung ano-ano. O kaya'y ako na may tamad na, wala din namang nangyayari sa akin. Lahat ibinibigay ko, wala namang bumabalik. Nagkakasakit hanggang sa mamatay ang ating pagmamahal, ang ating pagmamalasakit. Mga kapatid, ito ho yung tatlong klase ng pagkamatay na marahil habang tayo buhay pa, ay ating nararanasan na.
Ano nga yung tatlo? Namamatay ang ating pananampalataya. Namamatay ang ating pag-asa. At pinakahuli, namamatay ang ating pag-ibig. Pero mga kapatid, napakaganda sapagkat sa ating ebanghelyo, sabi nga, si Jesus ang Panginoon, ang Diyos ng mga buhay. Hindi siya papayag na tayo papatay-patay. Ano ang sabi ni Jesus nung ang mga tao ay nagbubulong-bulungan? Patay na eh. Apat na araw ng patay. Ano pang magagawa nito? Baka ganun din ang iniisip ng iba sa atin. Ako'y 10 taon ng ganito, hindi nagdadasal. Ako'y antagal ng walang pag-asa. Antagal ko nang hindi nagmamalasakit. Taon-taon ng ganito ang aking buhay. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon, ang Diyos ng buhay. Ano ang kanyang sabi? Alisin ninyo ang bato. At ito po ang panawagan sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Alisin natin ang batong nakatapal. Ano ba yung mga batong nakatapal kaya tayo hindi mabuhay-buhay? Una, yung bato ng pagdududa. Tayo nagdududa na tayo mahal ng Diyos. Kasi iniisip natin, ako'y makasalanan, hindi ako kamahal-mahal. Ang dami ko nang ginawang mga kabuktutan sa buhay, sino ako para patawarin ng Diyos. Mga kapatid, alisin natin ang bato ng pagdududa. Lumapit tayo sa kumpisal, pwede tayong patawarin ng Diyos. Pwedeng bumalik ang pananampalataya, pwedeng bumalik ang pag-asa, pwedeng bumalik ang pag-ibig. Ano pa hong mga batong nakatapal sa ating mga buhay ang dapat alisin? Yung bato ng takot. Nakakatakot, lumapit sa kumpisal, baka ako'y husgahan ni Father. Baka hindi ako maintindihan ng mga tao na ako'y makikipag-usap, hihingi ako ng payo, nakakatakot. Yung nakakatakot pa rin magbigay ng sarili dahil baka ako ay talo lang uli sa huli. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, alisin mo ang bato, anak, ng takot. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ano pa? Ano pa yung mga batong nakapasak sa ating mga buhay? Kaya tayo papatay-patay. Yung bato ng katamaran. Minsan kaya hindi tayo umaasenso, kaya wala tayong pag-asa. Tayo tinatamad lamang talaga. Ayaw nating magbigay ng sarili. Alisin natin. Unti-unti tayong mag-exert ng effort para ayusin ang ating mga buhay. Yung ating buhay espiritual, gawa natin ang paraan. Huwag tayong tatamad-tamad. Pinakahuli, ano pang batong nakapasak sa ating mga buhay? Yung bato ng inggit. Lagi tayong nakatingin sa iba. Buti pa yung aking kapitbahay. Ayos na ang buhay. Buti pa yung aking kakilala, nakakapagdasal. Ako'y hindi talaga. Buti pa yung aking isang kasamahan. Ganito, ganyan. Lagi nating nakikita na mas higit ang iba. Kaya napupuno tayo ng selos, napupuno tayo ng inggit. Pero mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? Anak, alisin mo ang bato. Mga kapatid, alisin natin ang bato ng pagdududa, alisin natin ang bato ng inggit, alisin natin ang bato ng katamaran, alisin natin ang bato ng takot. At makikita natin unti-unti yung ating mga buhay na papatay-patay na muling magkakaroon ng pag-asa, muling magkakaroon ng pananampalataya, muling magkakaroon ng pag-ibig. Hindi humadali, lalo na kung matagal na tayong namumuhay sa kasalanan. Kung ilang taon na tayong patay, mahirap hong muling mabuhay, pero hindi imposible dahil walang imposible sa Diyos. Ang kailangan lamang natin, manalig tayo. Kagaya ng ginawang pananalig ni Marta, tinanong siya ng Panginoon, nananalig ka bang kaya kong muling buhayin ang iyong kapatid? Ano ho ang sagot ni Marta? Opo, Panginoon, nananalig ako. Kaya anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo? Muli niyang binuhay si Lazaro. Mga kapatid, ito ho ang kailangan nating gawin. Manalig sa Diyos. At nakasisigurado ako, muli niyang bubuhayin ang mga papatay-patay nating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pagpapatuloy ng misa,
Ito po ang ating hiling. Nanawa, maalis natin ang bato na nakatapal sa ating mga buhay. Ang bato ng takot, pagdududa, inggit, at katamaran. At kapag ito'y ating naalis, sa tulong dari ng ating Panginoon, tayo ay muling mabubuhay. Mga kapatid, pagsikapan nating mabuhay kasama ang Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.